Kumalat ang mga piraso ng mga concrete barrier sa EDSA Ortigas matapos araruhin ng isang SUV. Ayon sa driver na wala ng prenong minamaneho niyang sasakyan kaya siya naaksidente. At yan ang unang balita ni EJ Gomez. Bumigat ang daloy ng mga sasakyan sa bahaging ito ng EDSA Ortigas dahil sa isang aksidente kaninang madaling araw. Nagkadurog-durog ang 10 concrete barriers at 2 plastic barriers na inararo ng SUV na ito dito sa southbound lane ng EDSA Ortigas flyover pasado alauna ng madaling araw. Ayon sa 26 anyos na driver, nawalan siya ng preno kaya bumangga sa mga barrier. Mismo, tinanong ko siya kung anong sanhi nung pagka-aksidente niya. Hindi naman daw siya, nawalan daw siya ng preno kasi actually sanay daw siya sa pagmotor. Sabi ko, sir, ano po nangyari? Napaidlip po ba kayo? Hindi naman daw siya lasing, hindi naman daw siya napaidlip. Nahirapan ang medical team sa paglabas sa lalaki mula sa driver's seat. Kinabitan siya ng neck brace dahil nahirapan siyang gumalaw. Posible raw na nagtamu siya ng fracture sa kamay at ibabang bahagi ng katawan, partikular sa binti, sabi ng first responders. Matipid sa pahayag ang driver. Sa inisyal na investigasyon ng MMDA, walang maipakitang lisensya ang driver, gayon din ang ORCR ng minamaneho niyang sasakyan. Actually, nakalimutan po sa bahay niya yung driver's license niya, yung ORCR niya. Pero matapos ang ginawang search sa loob ng SUV, nakita ang ORCR. Sabi lang niya, may susunduin siya. Hindi naman niya nanong kung saan ang punta. Saan siya galing? Hindi naman niya sinabi kung saan siya galing. Isinugod ang driver sa pinakamalapit na ospital. Inabot ng 1 oras bago naalis ang mga nagkalat na barrier. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.